ang dizziness ay isa sa mga common at pinaka nakakatakot na sintomas ng anxiety. By the way, my name is Sherby and I just want to share some knowledge and ideas on how to manage anxiety and panic attack. Noong mga panahon na sobrang lakas ng anxiety na nararamdaman ko, isa itong pagkahilo sa pinakaayokong nararamdaman na sintomas ng anxiety. Maaaring maramdaman mo ito araw-araw. Wala tong pinipiling oras, panahon, at lugar. At isa to sa pinakaayaw ko na sintomas ng anxiety, lalo na kapag ako ay nasa trabaho. Nararamdaman ko siya sa iba't ibang paraan at napakaraming uri ng pagkahilo. Hindi lang ito isang klase ng hilo, maraming klase ng hilo. Kadalasan nararamdaman ko na para akong naglalakad or tumatawid sa isang tulay na umuungoy. At yung hilo na yon nakakasuka, para ka magko-collapse. Minsan naman yung description niya para kang nasa barko or nasa bangka na umuugoy rin. Diba? Alam mo yung pakiramdam na yon. At ang pinaka nakakatakot dito, wala pong pinipiling oras at panahon kahit ikaw ay nakipag-usap sa tao, kahit anong ginagawa mo. At napaka-uncomfortable sa feeling nito, lalo na kapag ikaw ay mga tinatapos na trabaho. Sa sobrang hilo ko, noong mga panahon na sobrang lakas ng anxiety ko, hindi ko kaya maglakad ng diretso. At dahil doon, sa mga sensation na yun, uncomfortable bodily symptoms, nagiging hyper-aware ako sa bawat hakbang na ginagawa ko. Sa sobrang focus ko doon sa hilo at pagiging hyper-aware sa mga sintomas na nararamdaman ko, napapansin ko na dahan-dahan, lalo siyang nagiging worse. Ganoon ang cycle ng anxiety. Dahil sa pagiging focus at hyper-aware mo sa mga pangit na nararamdaman mo at sa sobrang hilo, parang pinapatunayan mo sa isipan mo na ikaw ay nasa immediate danger. Lalong tumataas yung tension sa katawan mo na nagpo-cause ng mga pangit na pakiramdam at sensation. Minsan hindi maiwasan, tinatanong ko yung sarili ko. Sabi ng doktor ko, normal naman yung laboratory ko at healthy ako. Pero bakit ganun? Nararamdaman ko yung mga gantong sensation sa katawan ko. At the back of my mind, hindi maiwasan na maulit na isipin ko na baka yung hilo na nararamdaman ko ay dulot ng ibang uri ng sakit or serious medical condition. Ito yung mga reason na nagke-create ng matinding pag-aalala. At dahil doon sa mga paulit-ulit na nararamdaman at cycle of worry na nararanasan mo, ito yung nagko-cause ng repetitive cycle of anxiety. Every time na may ibang sintomas kang mararamdaman, paulit-ulit yung cycle of worry. Every time na mararanasan at mararamdaman mo yung ganitong paulit-ulit na cycle na matinding pagkatakot at pag-aalala dahil dun sa mga sintomas na nararamdaman natin. Usually, nararamdaman natin yung matinding takot at pag-aalala kapag nakakaramdam tayo ng panibagong sintomas ng anxiety. Lagi lang natin i-convince at aalalahanin na paulit-ulit naman natin nararamdaman yung anxiety, yung mga gantong sintomas. At wala naman nangyari sa ating masama. Hindi naman tayo namatay. Hindi naman natuluyan kung ano yung mga takot na naiisip natin. Guys, yung sobrang pag-iisip sa mga sintomas na nararamdaman yung dulot ng anxiety, lalo lang to nagpapalakas sa mga sintomas na nararamdaman natin. Naalala ko dati, lalo na nung bago pa lang ako sa sintomas ng pagkahilo, hindi maiwasan na magkatastrophic thoughts ako. May mga simpleng hilo na yun na dulot ng adrenaline rush na nararamdaman natin dahil sa fight, flight, freeze response. Pinapalaki ko yun. Nagkakatastrophize ako. Iniisip ko na isa itong serious medical condition na related sa heart or sa utak, pwedeng stroke or heart attack. Basta kung ano yung mga isipan, maisipan kong mga nakakatakot na mga serious medical condition na i-coconnect ko yung matinding hilo na yun. At dahil doon sa catastrophic thoughts na yon, hindi maiwasan na minsan nagtitrigger yung panic attack ko. Yung pakiramdam na sobrang sensitive ng pandinig mo. Na simpleng tunog ng TV o kaya mga huni ng mga sasakyan sa labas ng bahay, sobrang naiirita at sumasakit yung ulo ko. Sabayan pa na sobrang pagkahilo at sobrang lakas or taas na tension na nararamdaman sa katawan ko. Impending doom yung pakiramdam mo na at any moment maaaring may mangyaring masama. Racing thoughts na nagkakatastrophizing tayo dahil dun sa mga sintomas at bodily symptoms na nararamdaman natin. And fear of dying, ganoon yung pakiramdam ng panic attack. And every time na nagpa-panic attack ako,
minsan ako convince ako na meron talagang problema sa katawan ko. At hindi lang to basta sintomas ng anxiety. Kasi sabi ko nga sa inyo, kung kulang ka sa knowledge at hindi pa na-experience na magkaroon ng anxiety disorder with panic disorder, hindi mo maiintindihan yung mararamdaman ng mga taong meron. And eventually, kapag lumipas na yung 20 to 30 minutes, nakapagpahinga ka na, na-relax mo na yung sarili mo, hindi ka na nag-hyperventilate, unti-unti mapapansin mo, mawawala na yung tension sa katawan mo, yung matinding takot, yung pagkahilo, yung sobrang pag-aalala, unti-unti mawawala. Ganoon yung cycle ng anxiety and panic attack. At every time na na-overcome ko yung panic attack, tumataas yung confidence ko at naiisip ko at nai-embed sa isipan ko na another panic attack na naman yung nangyari sa akin. Alam nyo ba guys, na pwede nyong i-take advantage yung paulit-ulit na pag-trigger ito panic attack. Kasi each and every time na lumilipas at na-overcome natin yung panic attack, yung matinding takot, pag-aalala, at yung iba't ibang uri ng pangit na paaramdaman, natututunan ng isipan natin na paulit-ulit mo lang naman nararamdaman yun. At yung kinakatakutan mo dahil dun sa mga sensation na yun, hindi naman nangyari, di ba? Hindi ka naman namatay. Hindi mo naman naranasan or wala namang nangyari talaga doon sa mga nakakatakot na iisip mo. Ganto kasi yan eh. Hindi kasi kung ano yung pumasok sa isipan mo ay na yung totoo. Okay? Dahil yung isipan natin confused na yan. And usually, ang isip natin is nag-automatic response sa ating mga sensation na nararamdaman natin. Kasi confused yan at mas pinaniniwalaan niya yung survival instinct natin. Kahit alam mo sa sarili mo na safe ka at sintomas lang pa ng anxiety, hindi may iwasan na ma-confuse ka. Dahil sabi ko nga sa inyo, mas pinaniniwalaan yung instinct niya. So kung ang katawan natin ay nakakaramdam na matinding tension and sobrang na-overwhelm tayo nito, mas pinaniniwalaan ng ating isipan yun. Kaya mas lalo siyang nilalabas ng adrenaline na nagpo-cause ng iba't ibang uri ng sensation sa ating katawan. Lagi niyang tatandaan na yung panic attack at anxiety attack, although napakapangit talaga nito sa maramdam, kailangan mo i-embrace it, tanggapin sa sarili mo. Dahil abang ikaw ay nag-i-struggle, lalong lumalakas yung fight, flight, freeze response ng ating katawan. At ito yung naglalabas ng iba't ibang uri ng stress hormones. Ang anxiety at panic attack, harmless to. Hindi ka nito kayang saktan at hindi ka nito kayang gawan ng kahit anumang ikapapahamak mo. Dahil natural mechanism nga ng katawan natin to kapag tayo ay nasanay. Ang matinding pag-aalala ang isa sa mga reason kung bakit tayo naihilo. Dahil nagkikreate to na matinding tension sa ating isipan at katawan. Isa pa yung matinding muscle tension sa ating balikat at sa ating bato. Yung poor posture or hindi maayos sa pagtindig ng isang tao, maaari itong magdulot ng pagsakit ng ulo at pagkahilo. Dahil kapag hindi maayos ang posture ng isang tao, madalas ka nakayoko dahil ikaw ay sa cellphone, madalas ka nakatingala kaya ikaw ay nakukuha, nagkikreate ito ng matinding muscle tension sa ating leeg at bato. Dahil sa mga tension na yun, konektado ito sa ating ulo na nagkakos sa atin ng matinding hilo at pagsakit ng ulo. Isa pang reason ay ang dehydration. Ang katawan ng tao ay composed ng almost 85% water. Kaya napaka-importante na tayo ay hydrated dahil ang tubig, napakalaking factor nito sa ating body organs, especially sa brain. Ang tao ay kayang mabuhay nang hindi kumakain within 1 week. Pero kapag ang tao hindi umiinom or dehydrated, mamamatay ka within 3 days. Ganun ka-importante ang tubig sa katawan ng isang tao. At napakalaking factor nito, kaya tayo naihilo. Ang pagpapalipas ng dulo, maaari rin pong dahilan kung bakit nahihilo ang isang tao. Dahil kapag ang tao madalas malipasan ng gutom or nagpa-fasting, bumababa yung blood sugar level ng ating loob. Kakulangan sa tulog at sobrang tagal na exposure sa gadget at sobrang taas na stress level sa ating katawan. Pwede rin itong mga factor kaya tayo nahihilo. Hyperventilation or paghinga ng mabilis. Pwede rin itong reason kung bakit tayo nahihilo. Kasi kapag ang tao stressed or anxious, or for example, inaatake ka ng anxiety mo or panic attack, hindi natin namamalayan, bumibilis yung paghinga natin. Dahil doon sa pagbilis ng paghinga ng isang tao, bumibilis
yung deliberation ng rich in oxygenated blood throughout the whole body, especially sa ating brain. Bakit? Kasi kapag tayo ay nasa threat, kailangan natin makapag-decision making tayo ng mabilis. Kaya, isa ang brain sa pinaka-sinusupplyan ng rich in oxygenated blood kapag tayo ay anxious. At isa yun sa reason kung bakit nahihilo ang taong anxious or nagpapanic attack. Ganoon kalakas ang anxiety. Kaya niya mag-create ng mga nakakatakot na sintomas na maaaring maramdaman ng isang individual. At isa lamang ang dizziness sa mga sintomas na nakakatakot ng anxiety. Alam niyo ba guys, ilang beses ko na naranasan yung gantong sintomas ng anxiety. At I can assure you na kaya niya talagang sirain yung araw. So ano bang mga dapat nating gawin kapag nakararanas tayo ng magiging hero na dulot ng anxiety disorder? Number one is concentrate on your pain. Dahan-dahan lang tayong huminga sa ating ilong at ibuga natin ito sa bibig. Sa gantong pamamaraan, ini-stimulate natin yung parasympathetic nervous system na nagko-cause ng immediate relaxation sa ating katawan. Sa una, mararamdaman mo yung uncomfortable sensation sa katawan. Lalo na kapag first time mo palang ito ginagawa. Pero believe me, napaka-effective ng mindful breathing sa mga gantong situation. Next is subukan nating pakiramdaman ang ating katawan. Ilocate natin yung parte ng ating katawan na maaaring nagtitrigger ng tension sa ating neck, sa ating shoulders, sa ating forearm, kaya sa legs. At gawin natin yung progressive muscle relaxation. Relax mo lang yung sarili mo. Humiga ka, comfortable, at mag-isip ka ng magandang bagay. In that way, dahan-dahan natin inire-release yung tension sa different parts ng ating katawan. Lagi niyong tatandaan na setting your body to relax ay isa sa pinaka-effective way sa anxiety recovery. Yung pagiging comfortable at relaxed, isa ito sa pinaka-basic na dapat nating malaman about anxiety. Mas bumababa yung tension sa ating katawan na nagkukos ng iba't ibang uri ng sintomas ng anxiety. So that's for today. And again, I highly encourage you na kayo ay magpa-consult sa espesyalista. At hindi porket sinasabi ko dito yung mga sintomas na nararamdaman ko at maaaring nararamdaman ninyo, huwag po tayo magsa-self-diagnose, okay? Mas maganda na properly diagnose tayo ng espesyalista. At once na kayo ay diagnose at healthy naman talaga yung pangangatawan nyo at yung mga sintomas na nararamdaman nyo ay dulot lang ng anxiety, then this video will help. So don't forget to subscribe, like, and comment down below. And click the notification para lagi kayong updated sa latest upload. Maraming salamat po. Paalam. Bye!